Tinanggihan ng Office of the City Building Official ng Davao City ang request ng Davao Regional Police na makakuha ng kopya ng master at building plan ng mga estruktura sa KOJC compound. Ayon yan, sa dokumentong ipinakita ng pulisya, nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa video na galing sa legal team ng Kingdom of Jesus Christ, kita ang kahon daw ng mineral water at sa loob meron daw cellophane na may laman umanong powder substance. Ayon sa kanila, ito raw ay semento na ipinapasok ng mga pulis sa KOJC compound sa Davao City pasado alas 7 Miyerkules ng gabi. Sa isa pang video mula rin sa KOJC, makikita ang ilang lalaki sa malalim na hukay. Ang isa sa kanila, naka-t-shirt na may markang pulis at naglalagay ng lupa sa isang balde. Hindi pa malaman kung kailan nakuhanan ang nasabing video. I don't think it's an AI or Photoshop because the photographs were consistent. No? And this is not the first time that we saw this. This is not the first time that I posted this. Kaninang umaga naman, sako-sakong basura ang inilabas ng kapulisan mula sa KOJC compound. Kabilang dito ang mga basag na salamin, caution tape at mga gamit na walis. Umaalma ang KOJC sa sinasabi nitong paghukay umano ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building bilang paghanap kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy na may warrant of arrest para sa mga kasong human trafficking at child abuse. Hinihinga namin ng pahayag ang PNP pero nauna na nitong sinabi na aligasyon yan ni KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Totorion kaya patunayan daw niya ito. Sinabi din ng legal counsel ng KOJC, nagsimula umano ang pagpupuslit ng bato, buhangin at simento nang lumabas ang impormasyon na magkakaroon ng investigasyon at inspeksyon ang Senado sa loob ng KOJC bukas, September 6. Kapansin-pansin din daw ang pagbaba ng bilang ng mga pulis na nagbabantay sa loob ng KOJC compound. Inalis na rin daw ng PNP ang kanilang truck na nooy nakaharang sa Emerald Gate. Maybe because of the report that there is going to be a, it's no longer a report, confirmed report that there is going to be a Senate investigation, there is a great reduction of the number of the police now in the compound. Ayon sa Police Regional Office 11, handa silang humarap sa pagdinig sa Senado. Pinaninindigan din nila na alinsunod sa Standard Police Operating Procedure ang kanilang ginagawa sa KOJC. Open naman ang Philippine National Police and I think well coordinated naman yan sa ating STG Commander. Kahit yung mga areas, ma'am, na restricted? Ang STG Commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate Committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Ipinakita ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pag-deny ng Office of the City Building Official sa kanilang request para sa master at building plan sa mga structures sa loob ng KOJC compound. Ito na kaming mga previous attempts na kumuha. During the time, ayaw namin kasing i-broadcast ang aming intention. Pero ayon sa OCBO, mag-grant lang daw ito kung may balidong kautusan mula sa korte. Samantala, sagot ni Attorney Torion hinggil sa kasiguruhan ni General Torre na nasa loob pa ang mga target personalities. They have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and GMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras.